but fade and flee. But Mother of Christ, Mother of Christ, this too I long to see. On a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Shore and show him at last to me. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? In a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Mother of Christ,
Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilan ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Kung Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating makapaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, ngayong mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntunin itinuro ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilan sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos sa ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na iyong nasaksihan ay huwag ninyong kalimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro nyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong bituhin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya'y binigay ang balita at pabiling. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Magsitayo na po ang lahat. Nagpuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Nagpuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu, bumubuhay, nagpupurot na akay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at sa mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na ating pinipintuho, na ating minamahal at ating sinusunod. Habang papalapit tayo ng papalapit sa mga mahal na araw, nararamdaman natin yung tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga umuusig sa Kanya, ang mga taong ayaw sa Kanya. At alam natin na ang isang paratang kay Jesus Nazareno ay tinuturuan niya ang mga taong mag-aklas. Tinuturuan niya ang mga taong lumabag sa batas. Kaya nga ang mga tao sa templo, ang mga pari, eskriba at pariseyo, galit na galit kay Jesus Nazareno
sapagkat akala nila nilalabag ni Jesus sa sareno ang mga batas. Kaya nga naalala nyo sa ibang bahagi, yung nagpapagaling siya sa araw ng Sabat, kasama yung mga alagad, pumipitas sila at parang may ginagawa sapagat yun ay bawal sa batas. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, nilinaw ni Jesus sa sareno, mahalaga ang batas. Sa unang pagbasa, sinasabi din na ito ang nagpadakila sa Israel na makilala sila sa lahat ng mga bansa bilang isang bayang sumusunod sa batas. At yan ang isang ipinagmamalaki ng Israel na sila ay isang bayang sumusunod, may batas na galing sa Diyos. Naalala nyo yung ibinigay ng Diyos kay Moises, yung 10 utos, na yun ay galing sa Diyos. At yan ang ipinagmamalaki ng Israel. Kaya sila dakilang bayan sapagkat mayroon silang batas na sinusunod at iginagalang. Ngunit, ito yung gustong lalong palalimin ni Jesus Nazareno. Hindi naman siya nagtuturong mag-aklas. Hindi niya sinasabing baliwala ang batas, bagamat ito ang pag-aakala ng kanyang mga kaaway. Bagkus, ang nais ni Jesus Nazareno ay lalong palalimin, pag-ibayuhin ang pagtalima ng mga tao sa batas. Hindi lang basta sumunod sa batas. Ang nais ni Jesus Nazareno, makuha ang diwa ng batas. Ito ang kaganapan. Kaya nga sabi niya, hindi ako naparito para ipawalang bisa ang mga utos, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sapagkat hindi sapat yung sumunod lang sa batas. Kung sumusunod ang katawan mo sa batas, pero yung diwa ng batas malayo sa puso mo, hindi ka pa rin ganap na sumusunod. Huwag kang papatay. Halimbawa, siguro nga hindi mo pinapatay ang kapwa mo, hindi mo siya sinasaksak, hindi mo siya sinusuntok, hindi mo siya binaril. Pero nung sabi ni Jesus Nazareno, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ba mas lalo pang ang umusad si Jesus Nazareno, mahalin mo ang kaaway mo, ipagdasal mo yung umuusig sa iyo. Hindi nilalabag ni Jesus sa sareno yung huwag kang papatay. Bagkus, pinapayaman at pinapalalim pa niya ang kautusang yun. Siguro nga, hindi mo pinapatay ang kapwa mo, pero hindi mo rin naman tinutulungan ang kapwa mo. Siguro nga, hindi mo pinagbubuhatan ng kamay ang kapwa mo, pero nakikita mo na siyang nagdurusa, hindi ka man lang naantig. Siguro nga sa batas, sumusunod ka, hindi ka pumapatay. Pero yung diwa ng batas, kaya huwag mong patayin ang kapwa mo dahil dapat mahalin mo siya, hindi mo ito nasusunod. Ito yung gusto na ipakita sa atin ni Jesus Nazareno. Ang isa pa siguro magandang halimbawa na makita natin, marami siguro tayo nakikita sa labas, bawal magtapon ng basura. Pero nakakatawa pa nga minsan eh, kung saan pa may nakasulat, doon maraming nagtatapon ng basura. Mas maganda pa nga yatang huwag ka maglagay ng karatula eh. Pero balik tayo doon.
bawal magtapo ng basura. Siguro nga sabihin ng iba sa inyo, hindi ako nagtatapon ng plastic dyan. Hindi ako nagtatapon dyan. Pero alam nyo ba ang mas malalim na diwa ng utos na yon? Bawal magtapon ng basura. Ang mas malalim na diwa ng utos na yon ay panatilihing malinis ang lugar. Hindi ka nga nagtatapon ng basura, nakita mo na may mga kalat dyan, pero hindi mo pa rin dinampot, hindi mo naganap ang pinakadiwa ng batas. Sapagkat hindi lang sinabi ng batas, huwag magtapon, ang pinaka-espiritu ng batas, panatilihing malinis ang lugar. Nakita niyo po mga kapatid, yun yung nais ni Jesus Nazareno. Hindi lang basta sumunod sa batas, kundi palalimin, unawain, at higit sa lahat, sundin ang pinakadiwa ng batas. Magsimba ka tuwing Linggo. Pwede tayong lahat nasa loob ng simbahan tuwing Linggo. Pero kung yung puso at isip mo wala naman sa loob din ng simbahan, hindi ka nakikinig sa mga pagdiriwang at salita, hindi rin buo yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Debosyon sa Poong Nazareno. Pwede kang magsuot ng t-shirt. Pwede kang makipagprosesyon. Pwede kang pumunta tuwing Biyernes. Pero may mas malalim na diwa ang pagdedebosyon kay Jesus Nazareno. Maging mapagmahal ka, mapagpatawad ka, makatotohanan ka, makatarungan ka, maawain ka. Sa pagpatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa na gaya ng nais ni Jesus Nazareno, hindi lang natin masunod ang batas, bagkus maunawaan ito, maisaganap ito, at makuha ang pinakadiwa ng batas. At ano ang pinakadiwa ng batas? Ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Ang ating tugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan, naway maghatid sa mga tao na liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas, naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway mapagtupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao, naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na kasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Tahimik nating idulog ng ipan nating kahilingan. Ama naming nasa langit,
Pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumika, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadikilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na hindi lang natin masunod ang utos ng Diyos, kundi ito'y ating maganap at maisakatuparan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Mag-
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagpakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyurin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagupto tayo ng amin
Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ipagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong po sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin tungo sa tunay na pagsunod sa Diyos sa pagmamalasakit sa ating kapwa, sa pagsasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Ipagdasal po natin ang bawat isa na tunay tayong makasunod sa Diyos. Matamo ang pinakadiwa ng bawat utos ng Diyos at iyon ay ang matularan ang pag-ibig at awa ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre